Hello guys, welcome back to my channel. So it's been a while since we uploaded a video regarding on Converge FiberX internet. So for today's video, it is going to be an update on using it for a year. So gumawa na ako ng mga videos nito last year lang, and yun, meron akong video na ginawa kung paano kayo mag-a-avail ng plan. And kung hindi nyo pa napapanood yun, ililink down below ko na lang or dyan sa I button sa taas. And also gumawa rin ako ng siguro mga 3 months review of using Converge Fiber Internet. So kung gusto nyo rin mapanood yun, ilalagay ko na lang sa baba. So update lang guys, so dito sa bahay namin ngayon, hindi ito yung tinitira namin dati kasi lumipat na kami ng bahay. So sasabihin ko sa inyo ngayon kung paano nga ba yung proseso, kung paano nyo rin i-transfer yung modem nyo or yung Converge internet nyo. Pero bago ang lahat, so ang tanong, mabilis pa rin ba ang Converge FiberX internet? So na-encounter ko dito sa Converge na to is minsan may mga messages. Although yes, active naman siya sa pagre-remind ng payment nyo, of course. So yung monthly payment nyo, talagang nire-remind ka talaga ng Converge. And also, ina-update ka rin ng Converge if ever na may gagawin sila or maging under maintenance yung kanilang signal or yung connection is hindi masyadong maging available. Usually kasi ang nangyayari is between 12 a.m. to 6 a.m. in the morning yon nila ginagawa. If ever lang naman na may problema sa signal. Pero guys, minsan lang naman yon. Siguro kapag may ina-update sila or ina-upgrade sa kanilang connection. Ngayon parang may promo sila or pwede mo pang i-upgrade yung 25 Mbps into 35 Mbps. So dito sa bahay is may 5 kaming cellphones or 6 pala. So yon, pag lahat yun sabay-sabay. So hindi naman siya talaga mabagal. Hindi siya mabagal totally kasi napakabilis niya because of the fiber, di ba? Pag fiber yung internet connection niya is super bilis, talagang walang lags. Napaka-smooth lang ng gaming mo or downloads mo or panonood mo ng mga YouTube videos katulad nito. So ang tanong guys, paano nga ba i-transfer, for example, kung lilipat ka ng bagong bahay? So FYI lang guys, so yung inavail kong plan is yung 1500 plan nila. So ayun yung meron 25 Mbps which is good talaga, napakabilis na talaga no. So i-discuss natin ngayon guys kung paano nga ba yung transfer process nila. So first, ang una mong kailangan gawin is kailangan meron kang 2500 na transfer fee. Kailangan mo rin ng proof of billing which is yung mga, for example, electric bill, water bill or kung anumang bill yan. And kailangan mo rin gumawa ng request letter for transfer. And lastly guys, after mong maibigay yung request letter mo, proof of billing mo, and also magbabayad ka na ng 2,500, is mag-fill up ka ng form nila for transfer and also magsasign ka doon. And i-discuss nila sa'yo na after 3 weeks, is saka yun makakabit. Pero sa akin guys, ang nangyari is parang 2 weeks lang is nandito na agad, nakabit na agad yung modem. So yung masasabi ko sa customer service nila is napakabilis and also lagi silang sumasagot. If ever na mag-text ka sa kanila sa office nila, kung may tanong ka, sasagot agad sila. So that's all for today's vlog guys. So yun, na ipakita ko na napakabilis talaga ng Converge FiberX internet. So kung sino mang gusto mag-avail ng gustong magpakabit dyan, so mag-converge na kayo guys, talagang napaka-worth it talaga. Pero guys, hindi ito sponsored ah. Disclaimer lang. Thank you guys for watching. See you on my next vlog.